na nagkasundo ang ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na tumiwalag sa Communist Party kung ipipilit ni President Xi Jinping na makipaggera sa Estados Unidos. Guys, ito guys, ipagdasal natin to guys na sana tuluyan talagang tumiwalag tong mga taong to guys. Like, mga gising na to eh. Kaso hindi pa ganun gising, parang ganyan lang oh. Dapat ganun oh. Dapat totally gising talaga sila. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na kasama umano sa kanilang plano ay ang ikulong si Xi Jinping at papalitan siya ng isang military official na karapat dapat umano sa pwesto. At so, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw ay panonoorin natin itong video mula kay PHTV. Ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon, ano? Kasi sobrang init ng usaping ito, men. Chinese general binalaan si Xi, ikukulong at isisurrender sa US kapag nagdeklara ng gyera sa SCS o South China Sea. So, kita nyo yan guys, pati yung Chinese general ano, parang, or hindi siya parang, talagang nagdi-disagree sila sa mga balak or mga ginagawa ni Xi Jinping. Kasi itong presidente ng China guys, parang ano lang ba, sarili niya lang yung iniisip niya. Di niya iniisip yung mga tao sa bansa niya kung gusto ba nito ng gera or whatsoever. Diba? Parang personal interest lang talaga or yung pagkaganid niya is, yun, as a president lang talaga, no, walang kinalaman yung mga tao niya. Kaya naman itong Chinese general, kita nyo naman, parang binabalak nila na ipakulong nga itong CC. So tingnan natin itong video ito. Ano? Again, mula kay PHTV. Suportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman ng ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, Chinese General Binalaan si Xi, ikukulong at isosurrender sa US kapag nagdeklara ng gera sa South China Sea. Dapat hindi South China Sea yan eh. Dapat West Philippine Sea yan. Ano ba kayo? So, like, comment, share, subscribe, start. South China Sea. West Philippine Sea yan, tol. Yan, si Tatay. Si Manong. Tatay. Na, nakarehas na si Xi. Naloko na. Iniulat na sinabi ng isang source yun na nagpahayag umano ng suporta ang gobyerno ng India sa Pilipinas yun at binatikos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa supply ship ng bansa. Sinabi ng Defense Minister ng India na si Rajnath Singh na mali umano ang ginawa ng China dahil ang mga barko ng Pilipinas ay naghahatid lamang ng mga kinakailangang supplies para sa mga sundalo nito na nasa Ayungin Shoal. Grabe no, ultimo ibang bansa guys, alam nila na tayo yung tama men. Pinayuhan ng nasabing Defense Minister ang komunistang bansa yun na sundin ang international na batas, lalong-lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Sarap pagsasampalin yun. Hmm? Yung mukha talaga ni CEO, parang ewan ko. Na kung saan ang China ay isa sa mga signatory. Idinagdag ni Singh na balak umano ng Indian government na magpadala ng mga barko sa South China Sea at kasama ito sa plano ng New Delhi na palakasin ang kanilang pagkikipag-alyansa sa mga bansang kumakalaban ngayon sa China. Yun. Dapat lang talaga magtulungan tayo, men. For sure, matatakot din yung China kalaunan. Tulungan, men. Iniulat ito matapos pagtibayin ng Senado ang isang resolusyon laban sa patuloy na ginagawang panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, kasunod ng privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kumukundina sa paggamit ng CCG ng water cannon laban sa supply ship ng AFP. Yun. Dapat nga hindi pinapalampas yan eh. Dapat may mga penalties or may mga pananagutan sila ba? Kahit sabihin nila na wala, na ano kami na-trigger. Di, dapat meron talaga silang consequences, ano? Like, patawan sila ba? Pero ang tanong, paano, ano? Sinabi ni Zubiri na layo ng kanilang resolusyon na harangan ang mga major projects na hawak ng mga Chinese-owned na corporations sa bansa. At sa katunayan, kinausap niya ang DPWH at DOTR upang maiwasan ang pag-award ng mga proyekto, lalo na sa mga state-owned corporations ng China. Yun. Ayon sa Senate President, dapat ibigay ang mga proyekto sa mga bansang mayroong parehong pananaw at paniniwala sa Pilipinas tungkol sa mga isyu ng pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Spider-Man na green.
Sinabi ni Senator Zubiri na plano niyang makipagpulong muli at pag-usapan ang panukalang ito sa Department of Public Works and Highways para hindi mauna sa mga proyekto ng gobyerno ang mga Chinese-owned companies. Yun, dapat lang. Dapat ding simulan ng mga Pilipino ang pag-boycott sa mga produktong nagmula sa China tulad ng ginawa ng ilang bansa sa rehiyon. May ibang bansa na palagas na gumawa ng pag-boycott ng mga produkto ng China. Bakit di natin gawin, guys? Kasi itong China kasi ano, napapansin ko, iniisip nila ba na, yung Pilipinas, oh, tingnan nyo, binubuli-buli natin, pero ayaw nilang makat yung ano natin, mga produkto natin kasi kailangan nila tayo. Something like that ba? Pwede, marami naman siguro tayong pwedeng pagkunan, di ba? Kala mo naman talaga matitibay din yung mga produkto ng China, no? What if lang ba? Kahit itry lang natin ng mga 1 year, tingnan natin. Tuloy. Paman, ayon sa isang dating membro ng gabinete at ekonomista, ang pag-boycott sa mga Chinese products ay magiging mahirap. Tama. Bakit kaya? Sinabi ni Ernesto Pernia, dating Director General ng National Economic Development Authority, na hindi ito magiging madali dahil marami pa rin mga bansa ang bumibili mula sa China. So kung tayo lang, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Yun daw. Eksperto ba to, men? Sabi niya na, yun nga, kahit na mag-full out pa tayo or mag-quit tayo, parang wala lang daw epekto. Pero I don't think so. Parang merong epekto, guys. Like, millions lang ba yan? Maybe billions, di ba? Billions yung mawawala sa China. Di ba? Malaki na rin yun. Tapos yun, usigin natin din yung mga ibang bansa na nabubuli ng China. Di ba? Takot lang kasi tayong simulan, guys, eh. Samantala sa ibang aspeto na, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na nagkasundo ang ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na tumiwalag sa Communist Party kung ipipilit ni President Xi Jinping na makipaggera sa Estados Unidos. Guys, ito guys, ipagdasal natin to guys na sana tuluyan talagang tumiwalag tong mga taong to guys. Like, mga gising na to eh. Kaso hindi pag anong gising, parang ganyan pa lang oh. Dapat ganun oh. Dapat totally gising talaga sila. Hindi na nila hintayin na pag nagdeklara si Jinping ng ano sa US. Dapat ngayon pa lang, di ba? Para matapos na to lahat, men. Kasi grabe din yung presidente nyo, men. Tuloy. Sinabi na isang hindi pinangalan ng Chinese general na kasama umano sa kanilang plano ay ang ikulong si Xi Jinping at papalitan siya ng isang military official na karapat-dapat umano sa pwesto. Yun. At may kakayahan na pamunuan ang buong China. Yun. Sino dito ang matutuwa kapag papalitan si Xi Jinping? Taas ang kamay. Ako yun. Ang tanong lang, baka yung ipalit din sa kanya, kulokoy din o mas kulokoy din. Alaos din. Ibinunyag ng opisyal ng isa sa mga rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang ipag-utos ni President Xi Jinping na salakayin ang isla ng Taiwan ay dahil nababahala siya sa magiging tugon umano ng People's Liberation Army. Yun. Hindi umano sigurado si President Xi Jinping kung susunod sa kanya ang mga opisyal ng People's Liberation Army at hindi rin siya sigurado. Diyan naman pala yan eh. Hindi naman pala sigurado eh. Pero yun nga, baka kasi pagdating ng araw ba, mahimok sila ni Xi Jinping, di ba? Or yung mga nakikita natin sa mga pelikula, guys, na may mga datong-datong or may mga pagbabanta na. Huwag naman sanang umabot sa ganun, di ba? Sana manatiling mulat din tong ibang mga opisyal dyan, ano? Sa kung ano ang magiging kahihinatnan kung makikipaglaban ito sa Estados Unidos. Tama. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya sa isang interview ng bagong security policy ngayon ng gobyerno ay nakatuon sa mga international at external na issue. Yun. Actually, to be honest, ob-ob lang naman yung mga leader or mga bansa na pumapasok sa digmaan, men. Like yung nag-una ha, or yung nangunguna, or yung nang-uuna. Diba? Mga walang utak yun, men. Mga sarili lang iniisip ba? Akala siguro nila sa bansa nila, porkit naging presidente sila, hawak na nila yung buong bansa, di ba? Parang sa North Korea ata yun. Ganun yung presidente nila, di ba? Kulokoy din.
Sinabi ni Malaya na ang bagong security policy ay nagbigay ng partikular na atensyon sa mga isyu tulad ng tensyon sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, nuclear proliferation sa Korea at ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Iyon. Idinagdag niya na noon kasama sa mga bersyon ng national security policy ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Benigno Aquino III ay ang mga internal security issues tulad ng mga terrorist groups at illegal drugs. Yun lang. Yun ba yung mga special forces natin guys or armed forces of the Philippines yung may ulang ano dito? Samantala, inaasahang gagawa ang mga government agencies ng mga action plan alinsunod sa bagong security policy ng bansa. Yun. Halimbawa ay ang mga hakbang na gagawin ng Department of National Defense upang masiguro ang territorial integrity at soberanya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Yun. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 37 na kung saan nag-aaproba sa National Security Policy 2023 to 2028 at kasama dito ang pagkakaroon ng bansa ng isang independent foreign policy. Yun, kudos din sa ating mahal na presidente ano, kasi yung ano men interest ba ng bansa tawag diyan or yung ano ang ano natin ba yung halimbawa yung sa West Philippine Sea like sabi niya no. Sa atin yung West Philippine Sea, kahit isang pulgada, hindi natin ibibigay yan. Something like that ba? Matapang, men. Like, kuha niya talaga yung style din ng ama niya, ano? Para, pero parang inano siya. Yung version niya is parang hindi siya gaanong, ewan ko paano i-explain. Basta, magkapareho sila na may kunting pagkaka. Hirap i-explain, no? Kasi itong si PBBM kasi, tahimik lang ba pero may paninindigan? Something like that ata siguro. Tuloy. Wala ako. Ito ay nag-uutos sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga government-owned and controlled corporations at local government units na gamitin ang National Security Policy 2023 to 2028 sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga estratehiya at programa na may kaugnayan sa seguridad. Yun lang. Tapos na to. So, tapos na to. I think tapos na to, men. Tapos na nga. So, ayun. Mula kay PHTV, ano, supportahan nyo yan. Again, yung original video link na sa description box below. Go check his YouTube channel. For sure, marami kayong updates or info na makukuha mula sa kanya. Kasi, yun, sobrang updated nga guys, halos kada araw nag-upload ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Alam naman natin, dapat talaga tayong magkaroon ng pakis sa ating teritoryo or yun nga, West Philippine Sea. Ano? Tapos yun, again, inaanyayahan ko na i-subscribe nyo yan, tapos i-click nyo rin yung notification bell niya at supportahan nyo, panoorin nyo yung mga videos niya. Link is in the description box below. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, yun, Pimen, yung sinabi dito ba na yung ilang mga officials dito sa China, nag-ano sila, nakapag-decide din sila na kapag ka nag-try or sinubukan ni Xi Jinping na mag-ano ng digmaan between US ay dito, ano na sila, men, parang ilalaglag nila si, ano ba, si Xi Jinping. Kasi nga, maging sila, alam or ramdam na nila na parang hindi na to tama tong ginagawa ng presidente natin, men. Biruin mo ba naman, kahit na meron ka pang mga weapons dyan, sabihin natin, advance kayo, na kaya niyong anuhin yung Pilipinas or yung Taiwan. Pero, ang mas mabuti pa nga ito mga Chinese generals eh kasi nakikita nila yung posibleng maging outcome ba na di porket lamang yung China sa Taiwan at sa Pilipinas ay hindi siya pagtutulungan ng ibang mga bansa din especially yung mga allied natin. Allied ng Taiwan, di ba? Di naiisip ni Xi Jinping yun. Ang sa kanya lang, wala, dapat manindigan tayo. Di ba? Itong mga Chinese general, alam na nila yan like ano ba itong presidente natin? Parang ano to ah, parang kuloko ito ah. G na G. Tapos hindi niya iniisip na meron din kami mga pamilya dito sa ano namin. Di ba? Kita nyo naman siguro yung kung ano yung nangyari sa Ukraine at sa Russia, di ba?
Sobrang daming buhay ang nawala doon sa Israel at sa Gaza. Sobrang dami din. Di ba? Can't imagine that isang buhay ng tao, sobrang ano yan, sobrang importante. Di yan para sabihin mo na laban tayo ng laban. Actually, kami, Filipinos, here in Philippines, no choice na kami kasi binubuli kami min eh. Tigilan man natin o hindi, patuloy pa rin naman yung China yan sa mga pinagagagawa nila, di ba? Kaya, yun, manlaban na lang tayo kaysa sa wala tayong gagawin, di ba? Yun lang naman, tsaka sasabihin nila na parang nanti-trigger tayo. Hindi guys, yung China talaga yung nanti-trigger sa Pilipinas. Kita nyo naman yan sa mga videos. Panoorin nyo yung mga videos na kumakalat dyan sa, ano, sa mga balita, mga legit sources, kung paano tayo i-touring ng China. Yung mga ebidensya natin, yung vision, yung international laws, tingnan nyo, sobrang wala talaga guys. China talaga yung may ganun ba? Diba? So, yun. Kayo, ano masasabi nyo sa video ito? Comment down below. Isa din ba kayo? Or magdasal kaya tayo ano, na hindi naintayan ng mga Chinese generals na ito ba na maghamon pa si Xi? Di ba nila kayang pababain yung si Xi na yan? Tapos palitan nila ng ano ba? Ng mabuti ng presidente, di ba? Di ba? Ganun lang naman. Kulok ko talaga, men. So yan, kayo, kung sakaring ikulong na itong si Xi, isa din ba kayo sa matutuwa? Or ikaw, isa ka din ba sa matutuwa? Comment down below. At ano ang wish mo para kay Xi Jinping? Comment down below. So, yan lang naman. Grabe na ano din kasi talaga ako sa thumbnail at saka sa ano niya eh. Sa title niya kasi. Grabe, yung Chinese generals, meron parang mga taong ganito eh. Bakit hindi nila actionan agad? Bakit kailangan pa nilang paabutin dun sa, kunyari, nasa pinto na, di ba? Nasa pinto na ng world, nasa pinto na ng WW3, di ba? E paano kung wala na? Mahirap na i-reverse yan. Dapat ngayon pa lang, action na sana nila, no? At sana magising din itong mga generals na to. So, yun lang naman. Again, kayo, ano masasabi nyo? Comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, hanggang dito na lang. PHTB, Filipino IC. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe. Thank you.